Magtiwala ho kayo sa gobyerno. Magtiwala ho kayo sa bakuna. Ang bakuna po ang tanging susi o solusyon sa ngayon para unti-unti na tayong makabalik sa normal na pamumuhay. Mga kababayan ko, sa lahat ng mga hakbang natin, pangunahing konsiderasyon palagi ang buhay at kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya, sa Metro Manila po ngayon, malapit na rin pong ipatupad muli ang ECQ, napakahirap pong magsara ng ekonomiya. Marami pong nawawala ng trabaho, marami pong nagsasara ng negosyo. Ang tinatamaan po rito ay yung mga mahihirap po, yung mga isang kahig, isang tuka. Yun po ang apektado rito. Napakahirap po ng sitwasyon ng gobyerno ngayon. Binabalansi po ng gobyerno ang lahat between economy and life. Pero importante po ang health, importante po ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Ang gamit po ay nabibili natin, ang pera po ay kinikita natin, subalit yung perang kikitain natin ay hindi po nabibili ang buhay. Sa ngayon, napakahirap po ng desisyon ng ating gobyerno sa nalalapit na pagpapatupad po muli ng ECQ sa NCR upang mapigilan po ang lalong pagkalat ng COVID-19. Kaya ako naman po ay umaapila sa ating gobyerno, nakausap ko po si Pangulong Duterte na siguraduhin po na may sapat na pondo para mailatag ang maibibigay na ayuda para sa mga pinaka-apektado at pinaka-nangangailangan. Kung kailangan ipatupad ang ECQ upang maagapan ang sunog bago pa ito kumalat at maging out of control, yan po ang pangunahing konsiderasyon ng gobyerno. Patayin kaagad yung sunog bago pa kumalat at maging out of control. Dahil ayaw nating maging back to zero. Sayang po ang nasimulan na nating mga hakbang tungo sa ating muling pagbangon. Maganda na po ang naging rollout ng ating bakuna. Meron na ho tayong nabakunahan na 20 million jobs. Ibig sabihin, mahigit 11 million Pilipino na po ang nababakunahan ng first dose at 8 million plus na po ang nabakunahan ng second dose o kumpleto na po. Kaya huwag nating hayaang may mapapabayaan po dito dahil importante po, habang tuloy-tuloy po ang pagbabakuna, ay huwag maging kumpiyansa. Importante po, kooperasyon at disiplina ng bawat Pilipino. Please lang po, follow health protocols, social distancing, hugas ng kamay, face mask, face shield. E ngayon po, 2 weeks na naman pong nasa ECQ ang Metro Manila. Umpisa po sa August 6 hanggang August 20. Nakikiusap po ako sa national government. Kay Pangulong Duterte, nagkausap po kami kagabi. Huwag nating hayaang may mapapabayaan at magugutom. Dahil sa pansamantalang paghihigpit ng mga patakaran, marami na naman po ang mawawala ng kabuhayan. Lalo-lalo na po yung mga daily wage earners at yung isang kahig isang tuka. Ako naman bilang chair ng Committee on Health sa Senado, ang prioridad natin ay makapagliligtas tayo ng buhay. Kaakibat dyan ang pagsigurong maiwasan, hindi lang ang sakit, kundi pati na rin po ang gutom at kahirapan. At pakiusap ko lang, manatili sila sa bahay at siguraduhin din nilang ligtas sila at may pagkain po para sa kanilang pamilya. Isipin po natin, lahat po ito ay halos may mga pamilya rin po at may pinapakain. At umaasa po ito sa araw-araw na pagtatrabaho. Kaya Mr. President, sa national government natin, huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap. Maghanap po tayo ng pondo, maghanap, please, ang executive sana po ay maghanap po ng pondo ang ating executive department po. Sa lalong madaling panahon, mag-set aside po ng pondo para po dito sa kahit na konting ayuda po sa mga mahirap. Higit 13 million po ang populasyon sa NCR. Sana kahit 80% nito o higit 10.8 million individual ang mabigyan natin ng ayuda hanggang sa makakaya tulad ng naibigay sa NCR Plus nung nakaraang Marso. Umaksyon na tayo ngayon bago maging huli ang lahat. At nabigyan na po ang sa Iloilo, Iloilo City, Iloilo Province, sa Cagayan de Oro, Hingoog City, dahil ECQ po sila doon, ongoing na po ang pagbibigay po ng konting ayuda. So ulitin ko lang po sa mga kapwa ko Pilipino, huwag nating sayangin ang momentum natin ngayon ng ongoing vaccine rollout at sa pagbalanse po ng kalusugan at ekonomiya. Konting sakripisyo po ito
katumbas po ang buhay na may ma-protection na natin. Please lang po, magtulungan po tayo. At kung nadyadyan na po yung pondo sa ayuda, siguraduhin din natin makakarating po ito sa tunay na mga benepisyaryo, ang mga ayudang ito, sa paraang maayos, mabilis at ligtas at walang katiwalian. Makarating po dun sa mga kababayan nating mahihirap po. Salamat po. Rest assured, we are prepared to overcome these challenges as long as we cooperate and remain united towards our collective goal of protecting the lives of our people. Maraming salamat po.